Moss Motoblog. Magandang araw, gabi, tanghali, hapunan man, anong oras niyo man ako napapanood. Andito po tayo ngayon sa Premio 1465 National Highway, Barangay Nueva, San Pedro, Laguna. At ipapakita ko sa inyo ang bagong-bago ng Honda. Bagong luma, ibig sabihin ito matagal na sa market at hanggang ngayon naman may agpag pa rin at andito pa rin nagbibigay serbisyo para meron kang pagpilian bukod sa scooter, bukod sa mga underbone pa na mga 150cc, meron silang 125cc na pang on and off road. This is DSX pala, Dual Sport X Edition ng XRM, at mas bago na yung mukha nito, no? Ibang-iba na po sa pangalawang version ng XRM. Actually, itong XRM, mga bossing, ito pa rin yung mapinamula noon. Dalawang dekada rin ang motor na to, mga bossing. Ha? Dual sport, ito kasi akumang up-ma dito sa atin sa Pilipinas, ano? Mga pa-on and off-road naman, pwede kang sumabak. Hindi kayo iwanan ng motor na to. At ang kagandahan dito, yung planta nito, dito na po ginagawa yan sa atin sa Pilipinas, ano? Dito na po yan inaassemble at dinadala natin yan sa iba't iba pang bansa na karating natin. Para naman ma-experience nila isang motorcycle na capable sa lahat ng klaseng kalsada dito sa atin sa Pilipinas, lalo na yung mga karating natin dito sa Southeast Asia, iisa lang naman ang mga kakalsadahan natin, makipot at minsan dadaan din sa mga malubak na mabundok na daan kagaya sa mga Indonesia, Thailand, ano? So pare-parehas lang halos ang mga kakalsadahan yan at dyan naging hari ang XRM. Kaya nga dalawang dekada nang andito pa rin dahil nga same pa rin naman yung kalsadang tinatakbuhan natin. Hindi naman po nagbabago yan at ang motor na to habang andyan ang mga kakalsadahan na yan, ito yung motor na akmang-akma at tamang-tama para sa mga ganyang klaseng kalsada. At ang maganda nga sa XRM dahil nga dekada na rin ang motor na to, hindi ka mahihirapan sa pyesa. Yan ang isa sa mga pinaka-importante, ang pyesa lagi nyo i-consider. Pagkukuha kayo ng motor, tingnan nyo po palagi ang availability ng mga pyesa. Dahil nga itong motor na to ay dekada na, hindi ka mahihirapan dito. Kahit sa mga marketplace, after sales support, napakadami nito. At may kulay itim pa rin po mga bossing at iba naman yung lining dilaw saka pula yung lining nito, kulay itim, glossy black ito, at ang makina nito ay 125cc, single overhead cam yan, 2 valves, at ang bago ngayon, syempre, fuel injected na, no? Kumbaga, dati carburetor pa to, maganda na rin yung buga, so mas pinaganda pa, mas pina-enhance dahil fuel injected, mas tipid sa gasolina. At ito pa rin yung makina na ginamit mula noon, dalawang dekada na po dahil napakatibay at napakatigas talaga nitong motor na to. At ako po talaga yung nagpapatunay nitong XRM ng tigas at tibay dahil hanggang ngayon po ako po yung owner ng isang XRM. No, 2011 ko nakuha yung sa akin. Hanggang ngayon mga bossing ginagamit ko pang deliver, pang grab. Siya pa rin yung motor na ginagamit ko. Hindi ako nahihirapan sa pyesa. Nakaraan lang nagpapalit ako ng bagong headlamp dahil nga malabo na. So nakakuha agad ako ng pyesa mga bossing, napakadali. Original pa yun ha, genuine parts, imagine. Ilang taon na yung motor pero hanggang ngayon makakabili ka pa rin ng pyesa. Sa dami ng model ng Honda, para sa isang parts makakuha ka, bibihira yung mga ganon. So isang katunayan, talagang napakadali lang ng pyesa ng XRM, hindi ka mahihirapan dito. Kumbaga yun, dito kagaya ng ibang brands na pang mayaman, yung tipong pag bumili ka at nawalan ka ng isang washer, hindi mo na mapaandar ang motor mo, i-standby mo lang, i-stock mo na lang hanggang sa masira dahil sa maliit na pyesa na wala kang, hindi mo mabili, walang availability ng pyesa. Diyan nasisira ang ibang mga manufacturer ng motorsiklo. Pero dito, sa Honda na XRM, talagang sinigurado nila ang after sales support ng isang motorsiklo para ma-retain nila yung tinatawag na reliability, hindi lang sa tibay ng makina, kasama na dyan yung after sales support. Kumbaga makakaasa ka na masusuportahan ang makina mo dahil talagang ang makina puro talaga sa pagkasira yan, pero dahil sa after sales support kayang tumagal ng motor mo ng 20 years, kahit 100 taon, basta available ang mga pyesa. At maganda rin talaga ang tinding na tong XRM dahil para ka lang dito nagbibisikleta, dahil sa upright positioning hindi ka mangangalay kahit sa long ride. Yung nga lang 125cc lang ang hindi ko lang nagustuhan dito, pag sa open wide na, kumbaga malapad yung kalsada, medyo bitin ng konti yung power, no? Medyo nababagalan ako lalo na
pag malapad na yung daan. Pero pag sinabak mo naman sa traffic ito ay napakabilis po umarangkada nito. 125cc talagang sa singitan at sa arangkada, maganda ito yung maniobra talaga. Parang bisikleta na nilagyan mo ng makina. Ganyan kalupit ang XRM 125. Madali kang pumasok, madali ka ring lumabas, napakabilis lang ng mga transaksyon mo dito. Meron din niyang isang klase, yung motored version naman, nakamags po yun. Pero same lang din naman, naka-disc brake harap at likod. Itong DSSX o DSX Dual Sport Edition ang pinakagusto ko dahil ito, pwede talaga yan pang on and off road. Yung isa naman kasi na motard, talagang design lang yon pang city driving, ano? Dahil nga nakamag siya. Matigas po ang mags, hindi uubra yan sa mga malubak. Hindi kagaya na itong derayos, i-adjust mo lang konti yan. Yung mga rayos na yan, maa-align mo na agad. Hindi kagaya sa D-mags, pagka nabengkong yan, talagang mapapagastos po kayo pagpapa-align nito. Talagang hinihinang pa po yan, mga bossing. Baga dito, mas lesser po ang inyong gastos pagka nagpa-refer kayo, dahil nga ano lang to, i-adjust lang sa mga rayos. At the same time, maganda siya tingnan para sa akin. Pero kung talagang gusto nyo po ng D-mags, maganda rin naman yan pag kung gagawin yung modified ang motor nyo, kumbaga papapormahan nyo po. Pero pang practicalidad, napakaganda ng derayos. At yan po yung makina na sinasabi ko sa inyo, 2 dekada na po yan, mga bossing, yung makina nyo yan. Yan pa rin po ang ginagamit ng Honda. So iniba lang po yung disenyo, aesthetic design, pero same engine pa rin po ang ginamit. At pag nakakuha kayo ng bagong-bagong motor, wag na wag nyo na pong patatabasan yung upuan para pagandahin. Kasi mababawasan din yung comfort, lalo na po kung gagamitin nyo siya talaga pang araw-araw, pang daily commute nyo. So mas maganda yung komportable kayo sa mga biyahe nyo kesa maganda nga po yung motor nyo, yung nga lang sumasakit naman yung pet nyo. Pinakamaganda siguro kung gusto nyo pagandahin yung motor nyo, pagkatapos nyo na lang pong hulugan ng 3 taon. O kaya naman kung cash nyo naman nabili yan, hanggat hindi pa po under warranty pa kumbaga yung motor nyo, huwag nyo munang patabasan. Kumbaga pakiramdaman nyo muna, i-feel nyo muna yung binili nyo upuan bago nyo tabasan. Kasi binili nyo po ng buo yan huwag nyo munang tabasan. Mas maganda magamit nyo siya to the fullest. Kung ano yung nakuha nyo, kailangan mag-benefit po kayo kung ano yung binili nyo. At dito, isa sa mga benefits nyo ay meron kayong maliit na lagayan. Ano? Kahit 1 kilong bigas, maliit na wallet, kasha dyan. Kahit to, pangit na chinelas, kasha rin dito. At ang tangke mo naman, pwedeng magkarga ng 3.9 liters po. Bukod sa fuel injected na 3.9 liters pa ang pwede mong ikarga, madami-daming palengke ng mapupuntahan mo. At sa halagang 73,000 pesos ay maiuwi mo na po ang motor na ito. Pwede ka mag-down payment ng 7,900 dito. Ayan, 12 months, 24 months, 36 months. Kumporme sa kakayahanan mo kung anong buwan mo siya pwedeng hulugan. Ikaw na pong bahala, punta lang po kayo dito sa Premio Corporation. Dito po yan sa Barangay Nueva, San Pedro, Laguna.